Ito namang papakita ko sa inyo ang kanyang running naman, yung kanyang line capacitor. Yan, meron tayong yellow, blue, at saka red. Yan, yung red ang ating line capacitor, yung blue ang capacitor natin, at yung yellow ang common. Yan. Napansin natin na yung ating line capacitor ay napunta doon sa running. Yan. Kitang-kita natin yan. Running yan. Starting ng running. Start ng running yan. O in ng running. Yung red. Tapos yung ating blue, yung starting naman, in starting. Yan. Tapos, mag-out yan. Running out, tsaka starting out. Magsasama silang dalawa. Tapos lalagyan ng fuse. Yan. Yung ating fuse na yan pupunta naman sa yellow. So yan, kitang-kita natin ha yung out niya sa running tsaka out sa starting, yung magkasama. Kaya mapupunta siya sa fuse, tapos tatawid na siya, pupunta siya ng yellow. Okay? Ulit, yung red, running, line capacitor yan. Yung ating in ng starting, yung blue. So yan, malinaw po yan na kaya ko po yan inaaktual para maliwanag na yung binanggit ko sa drawing, totoo po yan. Diyan natin kinuha yung data. Hindi tayo gumagawa lang lang. Yan. Nakikita nyo na po yung ano, actual nung sinasabi ko sa inyo na pabaliktad naman ng tao na natin. Yan. Ulitin ko lang para maliwanag na maliwanag yung ating ano. Yan, ito yung ginawa natin, itong pinakita ko sa inyo. Naging line capacitor yan, capacitor, tapos common. Yan, yung nauna natin, ang capacitor na dyan sa in ng running. Yan. Walang ano, walang pagsisinungaling. Totoo na yung ating sinimulan na i-drawing, inactual natin, yun yung una, yung capacitor, yung running, at yung starting ang line capacitor. Itong pangalawa natin pinakita, yung running ang line capacitor, yung starting naman ang capacitor. Wala pong ano yun. Nakita nyo ng actual mismong yung ating rewind o stator o motor natin. Ang siya mismo na inaaral natin para maliwanag lang sa lahat na hindi tayo kumukuha ng imbento lang o aral sa ibang mga nagbablog o sa Google. Wala, hindi po doon galing. Mismong doon mismo sa ating pinaka-rewind, galing yung data. At yun po ay ginawa yung una natin,
ginawa ng isang kumpanya at yung isa nating pinakitang pangalawa ginawa ng ibang kumpanya. So ibig sabihin, galing sa kanila yung data na inaaral natin. Actual, no? Sinasamahan ko po ng drawing para malinaw lang at hindi tayo malagyan ng pangit na comment. Okay, ngayon, yung nauna natin, ginawan ko siya ng pinaka, ito gawa ko lang tong diagram na to eh. Yan, ito yung out, itong in. Yan, so ang nangyari, dito ang line capacitor, capacitor dito. Ito yung ating capacitor. Yan. Ngayon, yung out natin, naging common. Yan. Ito yung line capacitor natin, ang running, saka starting. Ngayon, ang kulay ng ating common ay yellow. At ang ating capacitor ay blue. Yan, blue. Tapos dito ay red. Okay. Yung sinuot ng pinakita kong ito at saka yung pinalas natin, magkaiba yung kanyang ano, yung posisyon ng line capacitor at capacitor. Kaya yung kanyang coil magkaiba din. Kasi ito, ang running niya ay 28. Yan. By starting 27. Okay. Yung sinuot dito, hindi mo pwedeng suot doon. Bakit? Kasi yung running dito, mas ma... yung running niya nandun kasi yung line capacitor. Mas ano siya, mas tataas kaysa sa starting kasi nabaliktad. Yan. Ang number niya ay 29, dito sa starting niya 30. Ngayon, malilito ka kasi kapag bagito ka o baguhan ka pa lang na nag-aaral nito. Kasi kalimitan yung mga natututong mag-rewind, halos lahat ng mga 70% ng natuto kasi, nakikita lang nila dun sa kanilang halimbawa manager o amo o kaya mga kaibigan o pinsan, tatay, kuya na nagre-rewind na tinuturo lang sa kanila na kung paano siya ikabit, isuot, mag-ikot, ilang ikot, anong magnetic wire ang gagamitin, yan. Yan yung mga ano, pero pagdating sa data, no, hindi na to tinuturo eh. Ngayon, ginagawa ko ito para makumpleto na isa kang rewinder, dapat alam mo rin to para hindi tayo mga pa pagdating ng ibang mga gagawin. Kasi iba-ibang sukat nga. Okay, yung 29 sa running, bakit mas mataba? Kasi nandun yung line capacitor, tapos yung starting niya, mas maliit. Samantalang dito, yung running niya, mas maliit, tapos yung starting niya, mas mataba. Kasi nga, ano eh, magkaiba nga yung gumawa, no? Magkaibang kumpanya. Ngayon, ang tanong doon, hindi yung dahil magkaiba yung line capacitor tsaka capacitor niya ng posisyon. Bakit kailangan na magkaiba pa sila? Samantalang parehas naman sila na dryer o spin motor. Kasi nga, yung slot nito tsaka yung slot niyan, kahit magkasingkapal yung kanyang bakal at saka yung hole niya, kahit magkasing laki sila ng butas, pero yung slot ng pagsusuutan mo
magkaiba nga. Kaya yung 28 at 27 kapag tinanggal mo dyan sa stator na yan at sinuot mo dito, hindi magkakasya. Kaya ang nangyari, dahil maliit nga yung slot dito, niliitan nila yung kanilang magnetic wire. Imbis na 28, 29, 30. Yan. 20, 27, 29, 30. Lumiit. Kasi lumiit yung slot. Dito malaki. Ngayon, kung ito namang 29 at 30, isusuot mo naman doon sa bakal na to, anong mangyayari? Maluwag naman. No? Yung pagsuot mo ng insulator mo, maluwag siya. Hindi, walang ano. Kaya nga, binabarnisan po, tsaka tinatalian para humigpit. Para yung kanyang vibrate hindi gumana. Ganon din yan sa transformer ng ano, ng mga electronics. Kapag hindi ka kompleto sa core na nilagay mo, magkakaroon yan ng vibrate. Kaya sinisilid yan ng ano, minsan wini-welding pa yan core ng transformer. So ito, sa tali at saka sa barnis lang siyang umaasa para tumibay, hindi magkaroon ng vibrate. Kaya kung isusuot mo yung 29 dito sa una nating kinalas, hindi pwede. At kung yung kinalas natin dito, isusuot mo naman dito sa maliit yung slot, hindi rin pwede kasi hindi siya magkakasya. Ngayon, isa pang tanong, bakit yung line capacitor at saka capacitor, bakit kailangan pa nilang pagbaliktarin? No? At saka, bakit yung line capacitor laging malaki. Hindi siya maliit. Mas malaki palagi siya sa kapasitor. Okay. Unang tanong natin, bakit kailangan na magkapalit pa yan? Okay. Ito yung ating bakal. Yan. Ngayon, yan tayong pinaka dito kasi sa wiring, makikita natin na meron sa ibabaw at meron sa ilalim. Yan, dalawa na ang gagawin natin. Para, ano. Meron dito sa ilalim. Yan. Yung wiring na kinalas natin dito, na ang kanyang capacitor ay green, blue ang common, at saka gray yung line capacitor. Dito yon sa ibabaw. Yan. Yan ang wiring niyan. Nandito sila sa ibabaw. Ngayon, binanggit ko yan sa unahan na kung gusto mo na pakaliwa yung ikot, itong ganitong type ng motor, pag inikot mo yung stator, inilagay mo itong wiring dito sa baba. Kung ang ikot niyan pa kanan, magiging pakaliwa yan. Kasi yung stator binaliktad mo, nilagay mo sa baba yung wiring. So ito naman, dahil andito na siya, kasi yung line capacitor niya nasa running. Kaya dito niya nilagay sa baba. Ang ikot nito pa kanan. Kapag dinala mo dito siya sa taas, magiging pakaliwa ang ikot naman nito. Yan yung ano, yan yung bakit ba kailangan pa na pagpalitin yung running tsaka starting, no, ng line capacitor tsaka ng capacitor. Yan po yun. Yan. Ngayon, yung tanong na bakit kailangan pa rin na pag paliitin o palakihin yung magnetic wire. Mapapansin nyo doon sa ano, sa bawat washing machine o dryer, may makikita tayo doon kung ilang kilo, no? Nakalagay doon kilogram. Kasi sa hindi nakakaalam ng ano, ng resistance, so basta lang siya nagre-rewind, natuto siya sa ano, so wala siyang ganitong alam sa pag-aaral nito. Yung nakikita natin na kilogram sa washing o dryer,
konektado po yun dito sa ating winding. No, yung number ng magnetic wire natin, konektado yun yung nakalagay na yun. Kasi ang tinutukoy niya doon, yung dadalahin niyang tubig at saka damit. Yung tab, no, yung paglalagyan natin ng tubig at saka ng damit. Tinutukoy niya doon yung resistance ng iyong winding. Yan. Halimbawa ito, itong pinakita kong pangalaw sa inyo, meron tong 6.8 kilogram. Yan. Yan yung kanyang dadalahin. Ngayon, ano naman ng resistance, anong connection ng 6.8 kilogram sa resistance ng coil ng starting tsaka ng running? Yan. Ang nakita ko dito sa nirewind ko na pangalaw kong pinakita sa inyo, meron siyang reading na 60 by 90. Yan. Ohms. Yan yung makikita natin. Kaya ang total niyan, 150 ohms. Yan. Pag nilagay mong test prod mo sa common at chinek mo ang line capacitor, lalabas yung mas mataas, yung 90. Pag nilagay mo yung test prod mo sa common at nilagay mo doon sa capacitor, lalabas yung 60. Depende po yun sa pagkapalit ng kanyang line capacitor at capacitor. Pwede rin na ilagay mo yung common mo, yung test prod mo dito sa common, tas ilagay mo sa capacitor, pwedeng lumabas 90. Ilagay mo yung test prod mo sa common, tas ilagay mo sa line capacitor mo, pwedeng lumabas 60. Depende nga po yun sa naggawa ng ating rewind. Okay. So, yan po. Maliwanag ha. Yung pinakita ko nung una at saka nung pangalawa, may pagkakaiba. Hindi pwedeng isuot yung sinuot mo dito sa maliit slot, isusuot mo dun sa malaki. Yung kinalas mo dun sa malaki, hindi mo pwedeng isuot dito sa maliit slot. Yung number ng magnetic wire, hindi pwede na yung number niyan isusuot mo dito sa ikalawa. Yung ikalawa na tinanggal mo, hindi rin pwedeng gamitin mo dun sa una. Yan. Yan yung po yung mga pagkakaiba nung mga rewind natin na hindi ko mo spin motor tapos i-rewind mo, pare-pareho naman ang kapal, pare-pareho naman ang butas ng hole, eh ganoon na rin ang gagamitin mo na magnetic wire tsaka ng ikot. Hindi po. So yan, inuna ko lang ito para pagdating natin na mag-iikot na tayo, kukunin na natin yung distance ng pag-iikutan at kung ilan ang resistance, papaano siya babase doon sa kilogram bawat ikot, no? Apat kasi po yan. Yan. Katulad nito, yung kanyang 90 ay pupunta doon sa kapasitor. So, bawat isa nito, yan, i-divide mo yan sa apat. So, yun ang magiging resistance bawat isang suot. Yan. Ganito. Apat po yan na ganyan. So, kung meron kang 60, i-divide mo sa 4, meron kang 15 kada isang suot. Ayan. Sa running. Ayan. Ganun po yung, ano, yung binabasihan ng kilogram na makikita natin doon sa ibabaw o sa etiketa doon sa likod. Ang binabasihan po nila dyan, ito pong rewind natin, yung resistance. Ayan. Yung amperahe ng, ano, ng magnetic wire natin. Yan. Okay. Malinaw na. So, pupunta tayo ngayon dun sa papaano natin siya i-repair. No, pinakita na natin kasi yung kinalas na. Kinalas natin. So, alam na natin yon. Tapos, yung winding, yung kanyang line capacitor, capacitor, bakit ba merong baliktad, meron bang bakit pagkaiba sila ng posisyon. Yan. Susunod natin, paano natin siya i-repair? Yung may sunog, binanggit ko yan sa unahan. Kung ano yung binanggit ko po dun sa unahan, yun po yung gagawin natin. I-repair natin yung sunog, sunog ang starting, sunog ang running, paano natin siya kakalasin, na ituro na po dito sa unahan. So, yung pag-iikot at pagpapalit at pagbasa ng resistance niya,
yung total ng resistance ng running at saka ng starting, doon na po papasok yon. So inuna ko lang po ito na ipaliwanag para po hindi tayo maligaw. Okay po. Yan. Papakita ko sa inyo yung isang niruin ko, yung coil. Makikita natin na yung starting medyo may pagka-dark. Tapos yung kanyang running medyo may pagka-gold. So ibig sabihin, malinaw na magkaiba yung kanyang sukat. Yan. Kaya kung ikakabit natin dito sa malalaking slot, hindi pwede. Kaya gaya ng nabanggit ko, yung natutunan mo dyan sa malalaking slot ay hindi mo pwedeng ikabit sa maliit na slot. Kahit magkasing kapal yan o magkasing laki ng hole. So magkaiba siya. So yan, in-actual ko lang po yan. Pinakita ko para meron tayong idea na magkaiba talaga yung coil na gagamitin. Pati po yung ikot. Okay, bago natin i-actual yung re-repair natin na sunog yung starting tsaka running, yung ating winding muna kung at saka yung wiring. I-explain ko lang muna ulit. Out, common, ang ating running, starting, capacitor natin, yan, line capacitor, capacitor. Okay, kukunik natin dyan yung ating capacitor. Yan. Idadagdag ko na rin para malinaw lang. No, ito yung ating cord. Yan. Yung ating line capacitor, yun yung pupuntahan ng isang ating line. Yan. At itong isang line na to ang pupunta dun sa common. Yan. Okay. Ngayon, yung nabibili natin ngayon ay walang fuse. Kaya kung makakabili ka ng original na motor pa, hindi pa napapasok ng ano, ng alam nyo na, yung walang fuse. Hindi ko nababanggitin kung anong ano yan, anong brand. So, lagyan natin ng fuse. Yan. Bago kasi yan tumuloy dun sa common natin, pag pinagsama na yung dalawang out, meron dyang ano, meron tayong makikita ang fuse dyan. Yan. Yan yung fuse na yan ang magtatrabaho ng pag uminit hanggat buo pa siya, mamatay yan. Yan. Kung sayang titigil pag sobrang init na. Tapos pag malamig na, bubuhay uli. Yun yung isusunod natin dito sa re-repair natin na sunog. Okay? Itong re-repair natin ito ay may kulay na black yung kanyang common. At yung line capacitor niya ang gray. At dito yung violet o purple. No? Yan. So, alam niyo yan. Pag yung mga bihasa ng ano dyan. Alam yan na pag violet, gray, tsaka black. Alam niyo na yan kung anong brand yan. Okay. Yan yung ating re-repairin para makita nyo na yung iba pang mga buo hindi dapat sinisira. Kung ano lang yung sunog, yun lang ang tanggalin natin. Ngayon, ang tanong, yung unang kinalas natin na alum,
Tapos itong pangalawa na pinakita ko sa inyo, Kapersia. At itong ikatlo na ating i-re-repair na may sunog, pwede bang yung ginawa natin sa unahan na pagkakalas ng kanyang magnetic wire ay makakalas ba natin dito tsaka dito? Hindi po yan pare-parehas din. So, depende po sa nangyari dun sa ating rewind. Kung ito, nasunog na yung insulator niya, tunaw na po yung ating insulator, pati po yung nilalagay natin na harang, plastic din yun, minsan may papel. Kung sunog na yun, pati tali, sunog na, mapipilitan na po tayo na lagariin po yun, na paikot, para makuha natin ng maayos, na hindi natin siya guguntingin lang. So, lagari yung kasi kumapit na siya doon sa bakal. Hindi mo na siya mahuhugot kahit na ibabad mo siya na kahit magdamag sa locker thinner. So, meron din namang copper na nasunog siya pero hindi naman natunaw yung insulator niya o yung pinakaharang. No? Hindi naman nasunog. Kaya pag binabad natin siya sa locker thinner at lumambot, yun yung pwede natin siyang kalasin. Okay, so nilinaw ko lang po yun na hindi po lahat ng ating kakalasin makukuha natin ng maayos kasi binabad natin. So, hindi po ganon. Depende po yun sa nangyari doon sa ating rewind. Kung natunaw na yung insulator niya, mahirapan na po tayong ilabas yun kahit na ibabad po natin siya ng magdamag. Mahirap na pong ihugot o hugutin. Okay po? Yan. Nilinaw ko lang po yun patungkol po doon sa pagkakalas natin. Okay, punta tayo dito ngayon sa actual nito. No? Actual ng sunog, ng running at starting, paano natin siya i-repair para hindi po masayang yung iba pang buo. Gusto ko lang i-correct na yung ating i-repair, yung line capacitor, yung violet, yung capacitor ang ating gray. So, nilinaw ko lang para medyo may nabanggit lang ako na baliktad kanina. So, yan. Violet po yung line capacitor. Capacitor po natin gray. Yung common natin black. Repairin natin na sunog lang yung starting at saka yung running pero yung ibabuo pa. Pagkatapos natin ibabad ng 4 na oras, yan, kakalasin na natin siya. Mas malambot siyang tanggalin.